Ayun mga kaibig, at nandito ulit nga tayo kila Nanay Delia at Jinke. At yun nga ay tanghaling tapat po. Kanina ay nahihilo ako. Sobrang init, kaya uminom ako ng Coke Zero. Nawala. Nanay Delia! Oy! Oy! Dumating yung manliligaw ni Jinke na 28 years old. Ah, andyan? Tapos may mga dalang chocolate kasi napanood nga yung video natin na yung 50 years old nagdadala ng mga chocolate. At tapos itong 28 years old, nagdala din ng chocolate nagdala ngayon? Nagdala din ng chocolate. Ano, pwede kaya siya i-kwanjab? Pwede tayo mag-vlog dyan sa loob sa kanya? Oh, sige po, sir. Para matanong na rin natin, ano? Oo, oh, sir. Oh, ayun, mga kaibig, andito na pala yung manliligaw ni Jinky na 28 years old. Ay. Hello po. Hello. Ito yung Nanay Delia, ito yung nanliligaw kay Jinky? Oo, oh, sir. Siya po. Ano pong pangalan niya? Danmark, sir. Ay, Danmark. Ay, Jinke, siya ba yung nanliligaw sa'yo? Opo. Ah, talaga ha. Ilang taon ka na, Danmark? 28 ako, sir. 28 years old po. Ay, anong trabaho mo? Construction, sir. Construction? Dala lang ako dyan sa tito ko, sa may Amparo. Tito ko. Kuya Danmark, bakit mo naman naisipan na ligawan si Ate Jinke? At alam mo naman na 16 years old pa lang yan. Yung ganda kasi ni Jinky, nakikita ko pa lang, parang inabot na ako eh. Nakikita pa lang kasi ako na eh, kinilig na ako sa apo niya na eh, sa anak niya na eh. Hindi naman akong magbabawal na lang ligawan yung apo ko, pero nasa apo ko yun, kasi yan 16 lang. Pero kung nasa kanya kasi siya naman kay Pesang, pag ginusto kanya, wala naman problema kasi parang kung sa ano, experience, ano lang yan sa pag-aaral niya, pero huwag niyang tutuhanin. Huwag na niyang tutuhanin, ha? Wala yung mga gawa dyan, Nay. Mahal ko po kasi anak niya, Nay. Unang kita ko pa lang kasi sa kanya, Nay, ang puti ng batok, ang puti ng siko, lalo na ano, walang kulubot yung tuhod. Nay, yung kasi nanang po sa babae niya talaga, Nay. Kung pwede nga nalang pag-lagay. Nay, ano ba size na baka niya, Nay? Wala na akong magagawa talaga. Nasa kanya yan. Kung gugustin ka nga niya. Pag ginusto ka, eh wala na akong magawa. Dahil siya naman makikipisan sa'yo, hindi naman ako eh. Pero kung tutusin, talagang ayaw ko pa mag-asawa yan. Kasi nag-aaral pa yan eh. Gusto kong makatapos sa pag-aaral yan. Kahit pa paano naman, matulungan naman niya kami ng mga kapatid niya. Ito naman, Nay. Tignan mo, Nay, kung gaano ko makakamahal yung anak niya. Ibinigaw ko ang chocolate na. Kit-kat na. Yan. Kung mayaman yan, Nay, meron pa rin sneakers. Atin sa inyo ng Basili. Meron pang Van Houten. Tingnan mo naman yung gano'ng kamahal ng anak niya, Nay. Tingnan mo, kahit hindi ko mapagtrabahuhin niya. Gusto ko sa bahay lang niya. Bahay lang niya. Meron pang Twist. Yes. Tsaka Kit Kat. Dark. Ah, grabe. Daming chocolate talaga ang binili. Ako eh, Nay. Tingnan mo na. Versus pa yan, Nay. Cookies and cream na yun. Scopy na yun. Ang piraso yun. Kuha lang ko ng kuha niya. Wala na akong pakialam kahit sa magkano yung counter niya. Kahit magkano yung counter niya. Nakok na yun eh. Kahit magkano. Kahit the limit niya pagdating diyan. Ah, grabe. Grabe yung chocolate naman yun. Ayan na. Sobra yun. Parang ayaw ko na pag eat stiff work lang yun. Tapos may ano pa? Tubliron po. Nay, tingin mo na yun. Iikot nga yung counter niya. Wala kang pakialam sa bahay. Wala mahal ko yung anak ko. Sneakers. Ah, oh, grabe. Ang dami naman chocolate na yan. Oh. Grabe. Baka magtay naman si Jinky yung kakakain ng chocolate. Sabit naman ng ipin ko ngayon. Ayan. Magpapabunot pa ng ipin yan. Uy, Jinky, anong masasabi mo rito sa dala ni Danmark na chocolate? Masyadong madami. Yung sa matanda, yung 52 years old na Cloud 9. Cloud 9 ang dala sa'yo. At least may Cloud 9, ano? Pero ito grabe talaga. O dami pinamiling chocolate itong manliligaw mo. Tapos, construction lang ang trabaho, pero... Bait ako muna yung resibo niyan na yun. Pati naman sa nagmamayabang na. Galahat kasi ako ni Cloud up, galing kay Jiki. Sama naman, 2,159 yun eh. 2,159.50.
Ah, grabe, pinakita pa talaga yung resibo. Yung kasi yung cloud 9 lang, di ako so, ganyan eh. Ah, Danmak, nakapag-I love you ka na ba kay Jinke? Oo, oh, personal. Hindi naman para magpatalo rin sa matandaan yun eh. Mas pogi ako rin, tsaka malas-mahal ko si Jinke talaga. Kesa rin sa matandaan. Alam mo naman yun, di ba? Galabang kita sa nanay mo, alam mo naman yun. Ay, kaya po ba na iboto po ba kayo sa akin, Nay? Hindi ko alam kasi bata pa yan. Hindi ko masasabi yan kung bumuto ako sa yung manligo ka kay Jinke. Kasi niisip ko eh, ayaw ko pa mag-asawa si Jinke. Baka pwede eh. Pero kung sa akin, ayaw ko. Ah, nanligo na nga nanay, nakapag-I love you na pala eh. Kahit na nakapag-I love you, kung di naman sinasagot ng apo ko. Ay, yun. Wala din siya magagawa. Kasi kung hindi pa siya sumagot ng I love you din. Ayun. Kasi, pero baka nag-I love you na to si Jinke. Hindi po. Ha? Hindi. Sigurado ka? Baka maya-maya, mawala na dito nanay Delia. Ayan nga, tinatakot ko eh. Kaya ayaw ko mag-boyfriend-boyfriend muna. Baka bigla akong takasan yan eh. Paano na lang kami ng kapatid niya? Nanay Delia, seryoso naman po kay Jinke, nanay Delia. Alam niya naman yan, nanay Delia. Trabaho na Nay Delia, tutulungan ko naman kayo. Binata naman ako, Nay. Wala akong asawa. Mabait, masipag, maalalahanin. Lagi may surprise. Talagang siya na talaga, priority ko talaga, Nay. Doble kahit duho talaga ako. Kung pwede nga magtrabaho ako sa gabi, magtatrabaho pa ako sa gabi, umaga at gabi. So, priority ko siya. Gusto ko lahat. Gusto niya, magawa ko lahat. Gusto niya. Kaya Nay, sana pagbigyan mo ako na yung maligaw lang kay Jinke. Seryoso naman ako dyan. Ang tanong dyan, Kuya Danmak, ang tanong dyan si Jinke kung ano bang masasabi niya. Masasabi mo sa panliligaw sa'yo ni Danmak? May pag-asa ba si Danmak? Sa ngayon po, Kuya Jo, ngayon testigo naman po kayo. Danmak, pasensya ka na talaga kasi mas priority ko muna yung pag-aaral. Lalo na't may mga gustong tumulong sa amin. Danmak, pasensya ka na. Agoy! Bastard na naman! Nga, nasabi nga ni Jinke na ayaw muna niya magpaligaw sa ngayon. Anong masasabi mo na ayaw na siya magpaligaw sa ngayon? Kasi nga may mga gustong tumulong talaga sa kanya para makapagtapos ng pag-aaral. Lang naman sa akin kung yun yung gusto niya. Tsaka tama lang din naman yun na ganun. Priority niya muna yung pag-aaral. Kahit ako eh. Kahit ako mas gusto ko sa kanya yun eh. Kasi mahal ko nga siya eh. Kaya gusto ko priority niya muna yung pag-aaral niya. Dahil naman ako mag-antay sa kanya. Pagtapos na siya, pwede o, Nay, makapandigo po sa kanya, Nay. Pag okay na po, Nay, na makapag-aaral po siya. Okay, makatapos na po siya. Makuha niya yung kursong gusto niya, Nay. Baka pagbigyan niyo na kanya niya makapandigo, Nay. Kanya yan. Antayin ko siya kahit ano patagal. Nasa kanya yan. Kung talagang pagdating ng oras na matapos ang pag-aaral at manliligaw ka pa sa kanya, magda-antay ka at mag-ilis ka. Nasa kanya yan kung sasagutin ka. Ngayon, kung hindi ka sasagutin, anong gagawin ko? Ikaw, Jinky, pwede ba antayin na lang kita kahit ano matagal? Promise, ipisin ko kahit ano matagal. Maray pa kasi akong pangarap, tsaka ba? Danmak, ako na lang ang ligawan mo. Huwag niyang ako po. Golden. Ako na lang ang ligawan mo. Kasi ako available. Wala naman akong kapisan. Tatlo lang kami. Oh, oh pwede pa ako. Big, at natawa ba kayo sa gawa kong script na ito nga po si Danmak po ay kualam po natin yan, artista po natin ngayon natin yan si Danmak at yon parang nakilig din si Jinke ng konti at lalo na doon sa huli kay Nanay Delia na siya na lang ang ligawan at yun nga mga kaibig yung chocolate po na to ay ito po ay pinabili ni kuan po ni ayan ni Ate Ron at ito, yan nga po Toblerone. Yan po ay pinabili po ni Ate Ron. At yun nga po ay sabi sa atin ni Ate Ron Jinke at huwag ka na daw tatanggap ng chocolate kay Don sa manliligaw mo. Ano? Ano masasabi mo Ron? Salamat po Teron sa concern niyo sa akin. Kasi may nag-ano rin po na huwag ko daw po tanggapin yung chocolate kasi baka daw may gayuman. Ayun. At yun nga Ate Ron. At ito nga yung kasi pinabili niyo yung chocolate. Ito na nga po. At sabi nga natin na yung manliligaw nga ni Jinke, pag magdala ng chocolate ay huwag nang tanggapin. Masakit ang ipin nito ni Nanay Delia ni Jinke. Oo,
mamamaga na naman ang ipin niya, kakakain ng chocolate. Ay. Iiyak na naman yan sa gabi. Grabe, oh, daming chocolate, oh. Ano mo masabi mo, Lisel? Natakap. Ay, salamat po kasi po. Marami po pinili si Ate yung chocolate. Ayun, kita mo naman chocolate na yan. At, di ba, daming chocolate. At yun nga nanay, para may kuwang ka, bibigyan kita ngayon ng 500 para ilakari mo daw yung ano, birth certificate mo. Siguro kasi naman yung 500. Pag wala silang pasok bukas, paalis kami. Kasi sa Biyernes, pabalik ko dun sa check-upan. Oo. Ito nanay, oh, 500. Lakarin mo yung kuan mo, yung birth certificate mo para makakuha ka ng kuan ng may pension ka buwan-buwan. Lakarin ninyo nana yun para malaking tulong sa inyo yun eh. Pag walang pasok bukas si Jinky. Oo. Kasi Biyernes pa naman. Tulungan mo na lang Jinky kung paano ang pagkuha ng kuan ng kung online ba o ano. Tulungan mo na lang si Lola mo na makakuha siya ng birth certificate. Ah, senior. Di, unahin mo. Birth certificate. Ayun. Ayun. At galing ng ating actor na si Danmark. Ayan. Talagang talented. Ayun. Behind the scenes sana. Ganda sana ng behind the scenes eh. Yung tawa ni Jinky, grabe. Ayun. Jinky, Nanay Delia. At ito sa ating artista. Ayan. Thank you very much.